Ilan yung binasa natin kagabi, di ba, sa programa natin. Dito sa Maynila, eh, dati, bilib si Laki Isko. Ha? Eh, nung mapakinggan tayo, at saka sa pangungumbinsi ng mga sumusubaybay sa atin sa ibang bansa, mga kaibigan, eh, nagbago isip si Lenny Robredo na iboboto nila. Di ba? Oh, nakita ninyo? Eh, ngayon, gusto ko sanang mapag-usapan itong sa Maynila, mga kaibigan. Isa sa katarantaduhan na nangyayari dyan sa Maynila ay itong kwanho, ha, highly anomalous na pangungulekta ng City of Manila sa pamamagitan ng kanilang Manila Traffic and Parking Bureau. Unahin mo yung ano mo. Di ba? Ito dapat unahin ni Isko. Hindi yung nagyayabang ka sa iba kung ano, may pakumpas-kumpas ka pa eh. Tapos magkukwento ka, eh mahirap anya kami. Totoo ba yan? Alam niyo ito si Isko, urban legend ito eh. Ha? Ano to eh, dapat ito, isulat ng libro ito, alamat ni Isko. Ayan po mga kaibigan. Kasi wala nakakaalam na kung totoo sinasabi nito eh. Na namumulot ng basura, kumakain ng pagpag. Sino nakakaalam yan? Eh, ang mga kwento sa akin, iba eh. Noong mga taong kumupkup sa kanya eh. Oh, di ba? Paano siya naging konsihal? Oh, yun ang kwento sa akin eh. Eh, mga kilala niyang tao yan, kilala ko rin eh. Di ba? Sino mga kumupkup? Alam natin. Hindi naman ganun ang pinanggalingan sinasabi. Alin, nag-anoan niya yan, tumiraan niya sa Smoky Mountain. Anong tumira? Nag-basketball lang doon yan eh. Di ba, may ito pa si Isko, di ba? God first daw. Mga kaibigan, ito, ha? Isa sa malaking issue ngayon sa Maynila, hindi ho sa paningin natin maliit. Yang parking, yang paniningil ng parking sa lungsod ng Maynila. Kahit saan ka pumarada dyan, sisingiling ka, di ba? Meron mga parking collector dyan. Ha? Parking fee collector. Ang inireklamo nila laban dito sa tanggapan ng MTPB o yung Manila Traffic and Parking Bureau ay yung kawalanghiyaan. Ha? Na paniningil ng halaga sa halaga ng paniningil, ha? Doon sa parking pagparada. Sino nagrereklamo? Nirereklamo sila ng mga riders, ha? Mga motorsiklo. At saka private vehicles. Alam niyo kung magkano sinisingil sa motorsiklo? Inirereklamo nila ang singil sa kanila 50 pesos. Ha? Sa parking. Eh, di ba, daming riders ngayon. Naghahanap buhay yan eh. Yung mga riders, di ba? Karamihan dyan, yung mga nagdi-deliver eh. Di ba? Ng mga pagkain para mabuhay. Pinipilit nila kahit mapanganib, maituturing mong mga frontliner din yan eh. Di ba? Lalo na sa panahong hindi tayo makalabas pare-pareho ng bahay. 50 pesos. Yung heavy equipment, mula 150 pesos hanggang 200 pesos. Yung delivery trucks, sinisingil ng 150. Bakit sila nagre-reklamo? Pumaparada sila. At meron naman bayad. Kasi po, ang inire-reklamo nila, yung halaga ng sinisingil, ay hindi po tumutugma doon sa resibo. Ha? Yung official receipt. Ano tawag mo rito? Puro kawatan yan eh. Ang daming kawatan dyan sa paligid ni Isko Moreno na mga kasama niya. At nalalaman niya yan. Yung mga ginagawa nilang yan, mga kaibigan. Oh, bakit sila nagre-reklamo? Hindi tugma yung sinisingil ng MTPB parking sa parking na nakasulat sa parking ticket.
Magkano ba nasasaad sa parking ticket? Ang nakalagay ho doon, tignan nyo mabuti kung kayo paparada. 20 pesos. Ha? 20 pesos, mga kaibigan. Pero, yung bayad, 50 pesos. Pagka rider ka at private vehicle ka. Pagka naman heavy equipment, ang nakalagay sa resibo, 60 pesos lang ang dapat singilin. Oh, alinsunod dyan ha, sa nasasaad sa resibo, pero sinisingil ng mula 150 hanggang 200, mga kaibigan. Oh, yun namang delivery trucks na dapat 60 pesos din ang singil sa kanila sa resibo, sinisingil din ng 150. At ang ikinagagalit nila, kahit nagbaba ka lang ng kargamento, 150 sisingilin sa'yo. Ang lupit, mga kaibigan. Panahon ng pandemya ito, ito yung nagsasabing makamahirap. Kinopya niya si ERAP Sabi ko sa inyo, lahat ng madikita nito, kukopyahin. Ang masama, ang kinokopya niya sa mga nadikita niya, yung masama Di ba? Yung masama mga pinagagawa Ngayon, nagkaroon ng nagpatawag ng tinatawag na hearing, pagdinig sa konseho. Itong isang committee na pinamumunuan ni Councilor Wardy Quintos. Taga Port District ito, Quintos Ngayon, tinanong sila, di ba? Pinagpaliwanag. Pinatawag yung MTPB. Siguro yung Dennis, na masibang Dennis, tungkol dyan sa paniningil na yan. Alam nyo ang paliwanag, ang palusot nito? Palusot, inuubos lamang anya namin yung mga parking ticket na panahon pa ni ERAP na imprenta. Panahon ni convicted plunderer, President Mayor at Daddy na si convicted plunderer ERAP Estrada. Si President Mayor, di ba yun ang tawag dati ni Isko? President Mayor. Ganyan mambola yan mga kaibigan. Kaya sabi ni ERAP nung bandang huli, tinanong siya, ba't ka nagtiwala dyan? Ang galingan niyang mambola Ayan. Alam niyo naman yung mga magnanakaw Madaling bulahin yan, uutuin mo Di ba? Mang uutu ito. Ngayon, dahil sa reklamo nga na yan, di ba, nagpatawag. Ang palusot yun, yung resibo raw kasi na-imprenta pa yun, inuubos lang nila, panahon pa ni ERAP. Ba't nyo ubusin yun? Ba't mo gagamitin katwiran yun? Dahil meron dating resibo, di magpa-imprenta ka ng ibang resibo. Ang problema, yung bang paniningil nila ng labis at hindi naaayon doon sa nakasulat sa resibo. Yung ba illegal at labag sa batas? Of course, labag sa batas yun. Sapagkat wala naman silang naipasang ordinansa para doon. Mangungulekta ka ng pere. Di ba? Lumalabas niyan, nage-extortion kayo. Di ba? Robbery extortion niyan. Wala namang ordinansa. Dapat nagpasa kayo ng ordinansa na yan ang sisingilin ninyo. At dahil nagpasa ka ng ordinansa, kailangan kung magkano yung sisingilin ninyo, yun ang nakasulat sa resibo. Bakit? Sapagkat ang koleksyon ay dapat pumasok sa kaba ng lungsod ng Maynila. Kaninong bulsa pumapasok yan? Wala naman silang inaamyendahang ordinansa o binabagong ordinansa. Di ba, kawalang yan ho yun. 20 pesos ang nakasulat para sa mga maliliit na sasakyan kasama motorsiklo, sisingilin mo na 50 pesos,
di mas malaki pa yung binubulsa ninyo. Hindi pa nga natin alam kung yung 20 pesos, eh pinapasok pa nila sa City Hall. Di ba? Oh. May executive order ba? Ha? Na pinalabas si Isko Moreno? Para dyan? Para maging kumot ninyo sa pangungulekta ninyo? Ha? Oh. Eh, mga kaibigan, labag sa batas yan, yung maningil ka nang wala kang resibo. O kaya may resibo ka, iba yung nakasulat, iba yung halaga. Lalo't yan ay napakalaking halaga. Wala kayong tinutulungan, di ba? Pinahihirapan ninyo ang mga taga-Maynila. Oh, mga kaibigan, sa madaling sabi, yan ay illegal na paniningil. Ha? Kung illegal yan, ibig sabihin, merong nilalabag sa batas. Dahil yan, eh, posibleng makasuhan kayo, ha? Ng falsification of public documents. O kaya robbery extortion yan, mga kaibigan. Alam nyo, kung talagang ipatutupad ang batas, naku po, magsama ka ng MBI dyan, ha? Paparadahin mo. Tapos pupusasan yan. Sigurado yan. Kung gagawin ng MBI, paano? Barya-barya yan, hindi siguro nila papatulan yan. Di ba? Pero kung susundin ang batas, pwede mong pusasan yung mga yan. Mga kaibigan, sipin mo, nakalagay sa resibo, 20 pesos, sisingil kayo ng 200, 150, 50 pesos. Oh, nagagawa nyo yan sa tindi ng kahirapan ngayon ng maraming tao na nagpupumilit mabuhay, hindi na nga ninyo natutulungan. Di ba? Wala na kayo na itutulong. Eh, sisingilin mo pa. Halimbawa, namigay ka ng ayuda, magkano? 500. O, eh, paparada ako. Di sa parada pa lang eh. Maubos na yung pera ko. Wala rin ako mabibili. Ha? Mga kaibigan. Di ba? O. Ang masakit, nagsisikap yung marami, kahit na mahirap, ha? Paminsan-minsan, kumita, maliit, ha? Lalo na yung mga mahihirap, na mga kaibigan, eh, tapos ganyan ang ginagawa nila. Kinopia yan kay Erap, ha? Kaya, iboboto nyo pa ba si Hani Lacuna? Ha? Ano, masasabi ninyo kay Nokom, tsaka dyan kay Isko. Puro kayuhin, puro kayuhin, puro kayuhin. Oh, mga kaibigan, di ba? Eh si Hani Lacuna. Eh yun nga, yung kaso nung tatay ni Hani Lacuna, parang kaso nung nakakahawig nung kay Bongbong eh. Tingnan ninyo ha. Yung tatay ni Hani Lacuna, si dating Vice Mayor Danilo Lacuna. Nakumbik din yan sa Sandigan Bayan, nahatulan na ipinababalik sa kanila. Wala namang parusang kulong, pero convicted sa kasong unexplained wealth. Hindi may paliwanag na yaman. Mga properties na natuklasan na hindi ho proportionate o tumutugma sa kinita nilang mag-asawa. Eh di para di si Isko, di ba? Pakita nyo na proportionate yung 70 million idiniklara ni Isko na sinasabi niyang sal-in niya, ha? 70 million, eh proportionate sa kinita niya bilang isang konsihal, vice mayor, at ngayon ay mayor. Mukhang hindi tutugma yun, mga kaibigan. Di ba? Kapag pagsamahin mo man yun. Siyempre, kung magkano yung kinikita mo, hindi naman lahat yun ay mapupunta sa'yo. Di ba? Gagastos ka para sa mga gastusin sa bahay. Di ba? O, deklara nyo yung bahay nyo. Di ba? Deklara nyo.
Oh. Andiyan ba yan sa salin? Labas nyo para magkaalaman tayo. Hindi ko problema ito. Hindi ako kandidato. Ah, may problema kayo. Ha? Eh, PR-PR kayo. Ang babaw pala ng nalalaman ninyo. Di ba? Eh, hanggang doon lang pala kayo. Nag-uumpisa pa lang ang laban. Bagsak na. Hindi na kayo makaahon. Di ba? Oh, eh, kaya namumura siguro sila. Di ba? At ang ginagawang kwan, scapegoat, eh ako, mga kaibigan. Sinungaling daw ako. Ha? Naninira lang daw ako na hindi raw, ano, eh, sinasabi ko raw na hindi totoo na nakuha na galing sa mahirap si Isko Moreno. O, pagpalagay natin. Totoo sinasabi ninyo. Ha? Pagpalagay lang. O, tanong ko ngayon sa inyo, ulitin ko. Ha? Saan kinuha ni Isko yung 70 milyon na sinasabi niyang deklarado? Bagamat ako, hindi ako naniniwala. Alam nyo, paniwala ako rito. Bilyon ang pera nito, mga kaibigan. Kahit itanong nyo pa kay Rick Ibay. Alam nyo, kung totoo si Isko, nag-self-destruct. Diba? Kasi gumawa ka ng kwani, ng kabastusan, di ba? Kawalang modo, nagtanghal ka ng kawalang modo. O, akala mo kung sino ka na, pinagmumura mo si, pinagsabihan mo ng masasama si nilapastangan mo, vice president yun eh. O, dyan mo makikita ang nagpapanggap ka lang eh. Di ba? Kunyari, mabuting tao, ginagamit mo pa pangalan ng Panginoon Diyos, lapastangan ka naman. Di ba? Di ka marunong gumalang. Bastos ka. Di ba? O, si Abdul Wahid, ako ba ng bastos? Hindi. Nagtataka nga ako eh, bakit si biglang lumutang si Nokum, mantalang nung tumatakbong mayor yan, eh marami na tayong isinulat, di ba? O, hindi naman, hindi man sila kumikibo. Kala ko, galing ka sa media eh. Hindi ba alam yung kasabihan na don't shoot the messenger? Ha? Oh, si Maribel C. Eh siguro, dala ng pangangailangan, namumura, baka mawala kita. Yeah, naintindihan ko naman. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Si Vice President Robredo, napakinggan at napanood ninyo, wala siyang pinangako. Pero sinasabi niya ang mga programa, di ba, na dapat gawin, na hindi, bagay na hindi nasasabi ng ibang kandidato. Kundi, sasabihin, pangako, ay, bababakuhan niya, 50%. Naniniwala ka naman kaya doon. Di ba? Sino naman maniniwala sa'yo? Eh, maniniwala kami sa'yo kung sinabi mong, eh, ibalik ninyo yung ano, yung malampaya sa taong bayan. Di ba? Nadakma na naman itong si Dennis Uy. Di ba? Nasa lakab na naman ni Dennis Uy. Yung negosyong yan, eh siyempre makikinabang dyan, China, dahil ang kasosyo nito lagi, yung mainland China eh, di ba? O mga kaibigan, bali ba, yung perang ipinambayad, hindi naman niya pera, pinautang, kanino yun, galing? O, sa bangko, o sino garantor, di ba? Mga kaibigan, sana kung meron siyang formula, na mabalik yung malampaya, para tumaas man ang tumaas ang halaga ng gasolina. Mga kaibigan, sinasabi hanggang sa isang taon yan, hanggang sa January, December or January pa yan, patuloy ang magiging pagtaas ng gasolina. Kung yung sarili natin, ginagamit natin para sa
sariling mamamayan natin. Di ba? Eh di ba yung ibang bansa na may langis? Ha? Eh, ang mga mamamayan eh, hindi na nagtatrabaho. O kaya kung ayaw niya magtrabaho, ayaw niya magnegosyo, mabubuhay ka. Bakit? Sinasagot ng gobyerno yung gastusin ng mga mamamayan nila. Di ba? Ibinibigay ng gobyerno. Pati yung pagbayad nila sa mga upa o rental, binibigay ng gobyerno yan. Ha? Bilang bahagi nila doon sa natural resources. Di ba? Langis, mga kaibigan. Eh dito, wala eh, pinamimigay. Kanino binigay? Sa krony. Ito, pinakamalaking ano to, pinakamalupit na nakatiwalian ito, mga kaibigan. Eh pero kinasuhan sila dyan, alam naman natin na walang mangyayari dyan. Di ba? Habang ang nakaupo dyan, eh si Martires. Yan po. Dami nilang sinasabi sa akin. Puro daw ako expose, investigasyon, reklamo sa gobyerno. Mas mabuti raw kung nakikipagtulungan na lang ako. Kaya may time na naisip ko din, tama ba sila? Dapat ko bang itigil yung ginagawa ko? Siyempre, pag batikos doon, batikos dito, mapapaisip ka, bakit ko nga ba ginagawa ito? Pero, kung walang lalaban sa katiwalaan sa gobyerno, walang magre-reklamo, walang mag-expose ng mga corrupt na opisyal, ano mangyari sa ating bayan? Doon ko na tinanggap na maraming magagalit sa akin. Maraming patuloy na babatikos, pero hayaan ko na lang sila. Ang mahalaga, ginagampanan ko ang aking tukulin. Natutuwa nga akong makita na mas marami na tayo, lalo na ang mga kabataan, ang mulat sa katotohanan, nagre-reklamo, lumalaban sa katiwalian. Dahil dito, hindi ako nawawalan ng pag-asa na parating na ang pagbabago. At pag nangyari yun, finally, pwede ko na sabihin, mission accomplished. Kami ba hindi na pwedeng pumili ng gusto naming kandidato? Pwede, di ba? Oh, eh ba't magagalit kayo kung sino gusto namin? Eh mas matino nga yung gusto namin eh. Tapos kayo pa galit. Eh wala na tayong oras. Kaya tayo po'y magpapaalam na. Sa bayan ko ay isa ang nahihirap. Dito'y wala ang pagkukunwari, hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Sa bayan ko, dito'y... Ito po si Percy Lapid. Ang sangkaibigan. Maraming salamat at magandang yumaga! Isko Moreno! Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit lang yaon. Sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-abit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigan nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-abit, ang pag-ibig ay kaibigan, ang bawat kaibigan.